Hello guys, welcome to my channel. Ang pag-usapan natin ngayon kung paano maglagay ng master switch sa apat natin na ilaw. Gusto ko lang ituro sa inyo kung paano natin ikabit yun. Kasi mayroon akong nakita kasi sa YouTube, gumagamit pa sila ng relay. Dito kasi sa ituturo ko sa inyo, ang gagamitin natin ay limang three-way switch. Ngayon, i-demo ko sa inyo sa pamamagitan ng diagram para lubos na maintindihan ng mga baguhan. Ngayon, umpisahan na natin guys. Halimbawa, ito yung circuit breaker natin. Ito naman yung isa. Ito yung line 1, ito yung neutral natin. Tapos ito naman ang MCB natin. 15 ampere ito. Equivalent of 2.0 mm squared. Pakitingnan nyo na lang sa ano guys, sa chart natin sa guide. Ito yung sa line side natin, ito yung sa load side natin. Ito yung line 1 pa rin natin, no? Ito pa rin yung neutral natin. Ito yung sa line side. Ito naman yung sa load side natin. Drawing tayo ng apat na ilaw. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Ito yung ilaw natin, no? Tapos, ang line to nitong sa ilaw natin, diretso na natin dito sa neutral. Ganun lang. Sa three-way switch kasi, mayroon tayong makikitang ganito. Bali, apat siya. Tapos, ito yung 0 natin. Ito yung 1. Ito yung 3. Ito, guys, naka-connected to. Kung makikita natin sa picture, ganun. Ito siya, mayroon siyang connected. Bali, ganun yan. Halimbawa, ito yung three-way switch natin, papunta dito. Tapos, pwede din siyang lumipat dito sa kabila. Ilagay natin. Pwede rin dito. Ganun. So, kung gagawin natin yan, tanggalin natin to, ilagay na rin natin na isa, pwede rin ganyan. Kung makikita natin, no? Ito na yung 0 natin. So, delete muna natin guys para makita natin ang lubos. So, ang gagawin natin, ganito na lang. Ito yung zero natin or common. Ito naman yung 1. Ito naman yung 3. Tapos ito siya guys, mayroon siyang contact dito. Tapos, itong line 1 natin, idiretso na natin dito. Ganun. Lagi nating tatandaan guys, pag magkabit tayo ng switch, dapat sa hot wire natin ilagay sa switch natin para hindi kukurap yung ilaw natin. Ito na yung ano natin, no? Master switch natin. Master switch. Three-way switch din ito. Maglagay naman tayo dito ng isang switch din. Ganun din dito sa kabila. Ganun din dito sa kabila. Ito, three-way switch ito, guys. Ganun din dito.
Tapos ilagay natin dito na mayroon isang contacts. Mayroon isang contacts din dito. Mayroon isang contacts din dito. I-straight lang natin ito, guys. Lagay natin dito, straight natin. Lagay na natin dito. Ito yung line 1 natin sa ilaw. Ito yung line 2 natin. Ito yung 3-way switch natin, guys, no? Lagyan lang natin ng ano, para lubos natin maunawaan. Ito rin siya. Ito rin. Burahin muna natin to, guys. Dito na lang natin ilagay. Ito yung master switch natin. Master switch, 3-way switch din. Master switch natin, 3-way switch din. Ito yung 3-way switch din natin to, guys, no? Lahat ito, 3-way switch. Pati din itong master switch natin, 3-way switch din siya. Ngayon, paano ba natin ikabit? Ito siya, papunta dito. Kabit natin. Tapos ito naman, ikabit din natin dito. Ito naman, ikabit din natin dito. Ito naman, ikabit din natin dito. Pag ganun ang position, guys, pag i-on natin itong circuit breaker, iilaw ka agad dito. Kasi ang kuryente, dadaloy dito. Ayan, o. Iilaw siya. Iilaw din dito. Ngayon, ito naman, ikabit din natin ito. Dito natin ikabit. Ganun din dito sa kabila. Pasensya na kayo sa drawing ko, guys, no? Ganun din dito sa kabila. Pag i-on natin itong circuit breaker natin, automatic yan gagana itong ilaw natin. Kung makikita natin dito, ang kuryente kasi dadaloy dito, mayroon na dito eh. Kasi naka-parallel lang siya dito. Baguhin lang natin, guys, ha. Ito pala yung line 2 natin. Ito yung line 2. Line 2. Line 2. Line 2. Ito yung line 1 natin. Lahat ng line 2 natin, mayroon ng connection. Pag i-on natin itong circuit breaker, gagana ngayon ang ilaw natin. Kasi kung makikita natin, gagana. Dito naman gagana rin. Dito naman gagana rin. Dito naman gagana rin. So lahat ito gumana. Ito rin. Kung ito namang master switch natin, lumipat dito sa kabila, sa number 3, kung dito sa lilipat, so ngayon,
patay ang ilaw natin kasi ang kuryente dadaloy dito. Patay, no? Walang connection. Patay tong apat na ilaw natin. Pag ibalik naman natin dito, balik natin ulit. Magkaroon to ng contact, gagana na yun ang ilaw natin. Ngayon, kung ito namang switch natin, lilipat sa kabila, ilipat natin, pag ganun ang position niya guys, patay yung ilaw natin lahat. Patay ito. Hindi siya gagana. Ang kuryente ngayon dadaan dito. Putol. Putol din. Putol. Putol, no? So, patay siya lahat. Pag ganun ang position niya, no? Kung ibalik naman natin dito ang switch na ito, iilaw naman ulit. Kung ibalik natin dito, ito kasi yung 0 guys, no? Ito yung 1, ito yung 3. Ito yung 0 or common 1 at saka 3. Ganun din dito. 0, 0, 1, 3, 1 at saka 3. Kung ito naman, ilipat natin dito, iilaw siya. So, pag ganun ang forma guys, iilaw siya, no? Kasi mayroon siyang contact. Pag ganun kasi may contact siya. So, iilaw. Ilaw to. Halimbawa, kung dito naman siya, patay ang position niya, naka-off yung ilaw natin. Halimbawa, ito yung contact dito. Ang kuryente kasi hanggang dito lang, no? Walang continuity papunta sa ilaw. Ngayon, kung ito namang master switch, ilipat natin dito. Pag ilipat natin dyan, iilaw na naman kung makikita natin. Kasi may continuity na, no? Dito kasi nakaganin yun. May continuity na siya. Ganun lang magkabit ng master switch natin guys sa ating bahay. Ngayon ang tanong, saan naman ito pwede ilagay itong apat na ilaw natin? Ang apat na ilaw natin, advisable ito ilalagay sa bakod o di kaya sa corner ng bahay natin. Tapos ang master switch, madalas ito nilalagay sa kwarto. Para kung sakaling mayroong kahinahinala na pumasok sa bahay ninyo, pwede niyong pailawin ang master switch. Pwede niyong i-switch ang master switch para ilaw tong apat na ilaw. Pwede rin natin patayin pag ganun ang position niya. Ganun lang guys ang pagkabit ng master switch natin. Nakita ko kasi sa ibang vlogger, ginamitan pa nila ng relay. Eh, mas mahal yun. Mas marami ka magagastos pag gumamit ka pa ng relay. Pero kung ito lang, ang ginamit lang natin ay three-way switch lahat, pwede na natin pailawin ang ilaw natin na mayroong master switch. Sana guys nakatulong ito sa inyo, lalo na sa mga baguhan kung paano magkabit ng master switch sa apat na ilaw natin. Ito yung diagram guys. Pakikuha na lang ang diagram. Lagi natin tatandaan lahat ito ay three-way switch. Bali, limang switch ang ilagay natin na three-way switch. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin channel, maaari po kayo mag-subscribe. Paki-press ang notification bell para updated kayo sa susunod kong mga video.
Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli.